Palalabas lang namin dito ni Habi ngayon sa David Grant dito sa Travis, sa Purfield. Kasi pumunta kami kanina dito ni Habi after lunch. Kasi hindi na makayanan ni Habi guys yung headache niya. At saka siguro sa cause din ng sa sakit ng ear. Masakit yung tainga niya sa loob talaga. So tama talaga ako yung sabi ko na kay Habi na may infection sa, so at least na check siya ng doktor na Amerikana na babae, super bait. Ayun, niresitahan niya na si Habi guys. Ipapakita ko na lang mamaya sa car kasi may binibitbit pa ako. So kalalabas lang namin ngayon dito guys, ngayong hapon dito. So I'm so happy naman na at least na check talaga si Habi yung nagbabother yung pain sa tainga niya hanggang naging parang may na siya, headache ganun. So parang he's not feeling well really. So at least we find out na yun ang sabi nga ng doktor, may konting infection. So nabigyan siya ng guys, medicine. So ipapakita ko na lang mamaya guys sa car. Hi guys, andito na kami sa car ngayon. Lalabas lang namin doon guys sa David Grant. Yung pag may emergency, doon ka pumupunta sa David Grant. So dito kami naka-parking talaga sa malapit lang sa David Grant sa emergency. Dito sa Travis sa Fairfield. Kampante na ako na na-check si Habi kasi sa niya. Sa sitwasyon niya na he's not feeling well since last week. Nagbabother yung air pain niya. Tapos since last week, that was Thursday. At saka na-check siya ni Dr. Henton Amanda, medical doctor. So mabait siya na doctor. Amerikana siya, bata pa. So ayun, after na na-check niya si Habi guys, yan ang sabi niya na may infection si Habi sa air. So siguro dala din sa klima kaya nagkasakit yung ni Habi air. At saka parang nagnanumb na yung sa dito niya sa likod, then nagkoconnect sa throat niya, parang nagda-dry din yung throat niya, which is let's say parang nagka-headache na din siya. So tinanong siya ng doctor kung may head fever ba siya this. Pero after 7 days if nagbabother yung pain pa din sa ear ni Habi, we need to go back after 2 weeks, right? Yeah. Lang to siya guys, one bottle yung binigay nila ito siya kasi no refill na siya. At saka isang binigyan si Habi ng pills dito sa bottle, good for 5 days naman ito siya. So ito siya guys, ang amoxicillin, it's 75 milligram tablet. So para sa sa pain. At pwede din mag-take si Habi ng Tylenol, like for pain reliever. So yun ang na-share ko sa inyo na lakad namin ngayon ni Habi guys. Andito pa kami sa Travis sa ng military. At least I'm so thankful in the Lord na grateful tayo na sa Panginoon at sa doktor na natulungan niya si Habi. Nagpapasalamat talaga ako doon sa kanya guys. Kasi super bait siya na Amerikana na doktor. Very friendly siya. Tapos funny. Then nagpapasalamat talaga ako doon sa kanya before we say bye to her. Kasi bilang appreciate naman sa ginawa niya.
ito yung tawag nila dito, guys, na commissary dito sa loob ng military sa Travis. Pwede kayo mag-grocery dito. Ayan. Dito kami kumakain ni Hubby o nag-grocery, guys. Kahit nung summer, dinala namin yung mama ko dito. So, ito yung papunta sa commissary. Ito siya, guys. Commissary. Malaking grocery yan dyan. Tapos doon naman sa isang building, magkalapit lang sila, guys. Yun ang tawag na exchange. Doon ka makabili ng mga gamit na yung mga damit, ganun, mga sapatos na branded, mga guns, tapos ano pa ba yung mga good brand na mga clothings, ganun. So, naghahanap pa kami, guys, na mga parkingan dito ni Hubby ngayon. Kami, guys, sa parkingan mismo ng commissary. Purple yung building, guys, ng commissary. Ayan siya. Malaki dyan sa loob. Ayan. Sarap yung mga pagkain nila dyan. Pasok muna kami doon ni Hago, guys. Commissary. Ito yung loob ng commissary dito, guys. Sa loob. Dito kami nag-grocery most of the time ni Hubby. Nung hindi pa ako nag-vlog. Kaya first time ko dito mag-video ng naging para may share natin sa vlog natin. Butter sushi, guys. Namiss ko talaga ang sushi. Sweetheart, mas cheaper here. Their sushi. Mas cheaper yung sushi nila dito, guys. Ito yung sushi nila dito. Crunchy California roll brown rice. It went $69. Pagkain nila dito, guys, sa military, sa base. Ayan. Ayan. Dito ka ang yung mga pagkain nila sa sulod. Super ganda yung shoppingan nila dito, guys, sa mga military. Ayan, yung fresh flower nila. Ayan. Ang ganda. How much to? $2.99. Bibili ako ng avocado, guys, kahit malamig na ang panahon. Bibili ako ng 4. Kasi lagyan ko to siya ng milk at saka kunting sugar kasi napaka-fresh ng avocado nila, guys. Ako ng 4 lang kasi makabalik man ako anytime dito kung mag-grocery kami ni Hubby. So sabi ko ka Hubby, instead of Winko, dito naman ako mag-grocery next time. Ang daming mga potatoes nila, guys. Yeah, but I remember? Yeah, potatoes ito, guys, mga red and yellow potatoes. So hindi ako kukuha kasi nakabili ako sa Winko last week. Next time na lang. Or this one, daddy. Ito na lang siguro kasi i-bake ko. Masarap to siya pag i-bake. Ito yung ano nila, guys, sweet potatoes, may red. Ano ba tong kulay? Parang white brown mga sweet potatoes. Sa likod naman yung potatoes. Ang laki ng mga sweet potatoes nila dito sa commissary.
Kumuha ako guys ng green bell pepper kasi plano ko maglaga ako ng nilagang baka kasi malamig na ang panahon. Masarap magluto ng sinabaw na baka. So, mga ano yung binibinta nila dito guys sa loob ng commissary, mga fresh talaga. Lalo na kasi yung customers nila mga military, kaya napaka ganda na yung mga bilihin nila dito sa loob ng commissary. There's a time naman guys nagbibintis sila ng mga meat, sinisell nila, so minsan yun ang binibili ko na with bones kasi masarap haluan siya ng like a pizza, yung maluto no na sinabaw. Ito naman yung mga ano nila dito guys, crackers na al. Super laki ng bilihan nila dito sa commissary. Kompleto. So babalik kami dito ni Hubby pag maubos-ubos yung grocery namin kasi nakabili din kami sa ano guys, sa Wenco ng last week ng mga gulay-gulay. So ayaw ko damihan kasi masayang din, madaling masira. So sabi ko baka next week mag-grocery tayo dito kasi na-miss ko naman mag shopping or mag-grocery dito sa commissary. There are ano, vitamins, yeah, organics, vitamins, diet foods. So magtingin muna si Hubby guys ng vitamin niya dito. Kami guys ni Hubby na sa Prozin na al dito sa area ng Prozin kasi malaking ano to siya dito, grocery. Yan yung guys, ito yung mga fresh Prozin turkey na nila for is coming Thanksgiving ngayong November, month of November. So ito siya, young turkey. Napakalaking turkey nila dito sa shopping ng mga military. Mga turkey yan lahat guys. Yan mga turkey yan. Ito naman siya, turkey din siya. Iba-iba silang brand pero turkey to siya pa. Iba-iba yung pounds nila, yung bigat. Depende kasi sa bigat kung ano ka bigat or kalaki. So, makahanap ka naman ng maliit pero mostly talaga mga ano siya, mga heavy yung pounds niya. May $29.92. Ayan yung mga turkey nila dito guys. Masarap yung turkey nila pag ano, lutuin mo for Thanksgiving. Yan. Laki naman. Ay, walang maliit. Ham to siya, guys. Smoked bone-in ham. Ham to siya. Malaki man. Ay, walang maliit. Kasi wala akong enough space na sa rep. Kasi maliit lang yung refrigerator dun sa bahay, guys. Masarap to siya, lalo na pag halo-halo niyo sa gulay. Masarap to siya, malasang-malasa. Laki man, wala mang medyo maliit. Smoke, bone, and ham. So, kumuha ako guys ng kunting bitmit para maluto ko na sinabaw. That's it, sweetheart. Tama na yata to. Uwi na kami guys. So, papauwi na kami guys. Andito pa kami sa loob ng Travis Military Base sa Travis sa Fairfield. So, binigyan din kami ng instruction dito just in case kung ano. So, ibibigay ito ni Hubby guys sa ano niya. Your manager daddy, no? Parang copy. Para yung parang may reason talaga na to prove na pumunta talaga siya today ngayon sa doktor dito sa pagamuta ng mga military sa David Grant. So ipapasa to bukas ni Hubby sa manager niya na retired Air Force din. So yung kasi yung
manager ni Javi guys, ano din siya, retired US Air Force. So dito din yung office niya, pero minsan pumupunta din siya once a week doon sa pinagtrabuhaan nila ni Mr. doon naman sa Paris Train Building. So dito din before guys na na-admit si Mr. yung nagka-problema siya sa yung sa toes niya, sa paa. So every morning, let's say like 9 or 10, depende, inaantay ko yung tawag ni Abby. Pumupunta ako dito every day nung na-admit siya, almost 4 days daddy, no? O 5 days. When you have a problem in your when you had a problem in your toes before, admit dito si Abby before for good for 4 days. Then after that, kasi nagka-problema naman yung daliri niya sa paa guys, sensitive, na check siya sa doktor. Then pinorward naman si Javi sa yung parang ni-reschedule nila si Javi naman sa isang doktor na specialista doon sa pagamuta naman sa Martinez. So mag-drive ka naman ng which is 45 minutes na naman. So iba na naman yung doktor na nag-surgery sa paa ni Mr. doon naman yun sa pagamuta ng military sa Martinez guys. So dito ako pumupunta every day before the time na na-admit si Mr. dahil sa paa niya na infection din. So 10 or 11, depende din sa time. Dito yung ano guys, dito ako pupunta nung na-admit si Mr. naman before sa paa niya, before siya napasa doon sa Martinez sa pagamutan din ng mga military. So at that time, everyday din ako pumupunta dito before yung dinadriban ko that time yung pick up ni Javi. So ako yung solo nagdadrive papunta dito para bisitahin siya or to update what's going on everyday yung ano check up niya everyday. But mostly, ito yung pag-asa nila dito guys sa military. Ayan, magpag-as muna kami guys. So, andito pa kami ngayon guys sa, dito sa Valero Gasoline Station. Mostly dito nagpapagas, mga nag-serve sa military, na active military or yung mga veterans. So, nag-stop muna kami dito guys kasi medyo empty na yung Explorer. Kasi itong Explorer yung ginamit namin ngayon. Malamig, malamig ngayon dito guys kaya naka-jacket tayo. So, I'm so happy na pasalamat ako kay Lord talaga guys kasi at least kampante tayo din na syempre yung kasama natin na if my health issue, okay ay yung na-check siya sa doktor. So, I'm so grateful naman and thankful sa kay Lord na na kahit papaano nakapunta kami ngayon sa doktor at saka malaki din yung pasasalamat ko sa doktor na nag-check sa kanya. Pasalamat talaga ako sa kanya kanina ilang beses kasi para sa akin, it's a big help talaga yung ginawa ng doktor sa kay Javi. What's our zip code? What? 95433. In Fairfield? Yeah. 94533, I think. 94533? Yeah. So, nakalimutan ni Javi guys yung bali zip code dito sa Fairfield kaya tinanong niya sa akin. Kasi since na lumipat kami guys sa Vacaville, that was year 2015. Kasi siyempre pag lumipat tayo, may time na yung address natin before, doon siya yung sa mga account niya sa card. Diba yun ang inaano mo? Then minsan nakalimutan niya yung zip code kaya tinatanong niya sa akin. So, yun nga guys, ang lakad lang namin ngayon guys ni Javi. Ito lang yung na-share ko sa inyo na
lakad namin ngayon na araw ni hubby. Kasi late na din kami nakaalis sa bahay, then isin. Tama nga yung sabi ko guys, na sabi ko para sa akin may infection ka talaga sa tainga mo. Kasi hindi yan magsakit yung ulo mo or something na mag-connect sa throat mo or sa dito sa likod natin guys. Nagbabother kung wala kang infection, kung sa mga cold lang yan. Ilang days na yan, sabi ko almost a week na din. So, yun guys, maraming salamat sa panonood nyo guys. Thank you guys for watching. Please like and share and subscribe naman guys sa channel namin ni Hubby. Maraming salamat. So, ito lang yung ano namin ni Hubby ngayon, lakad. So hey guys, andito kami ngayon ni Hubby, nag-stop naman after doon sa nagpagamot si Hubby. Andito kami sa restaurant para hapunan namin guys. At saka late na kasi magluto sa bahay kasi kami ni Hubby, natagalan sa commissary, nag-grocery kami doon. Bumili kami ng konting grocery na pangailangan lang. Kasi hindi na kailangan bumili guys ng marami kasi nakagrocery cart kami last week sa winter. So yung kailangan ko lang, nakabili ako ng beef meat at saka konting grocery. So wow. Thank you. Here we go. Are you folks ready to order? Yes. Chicken, where's that? Which one? The one that, marsala? Chicken marsala? Yeah, marsala. Okay, so what kind of pasta would you like? Spaghetti, ziti, or fettuccine? Sorry. So, dito na kami nagkapunan guys, kasi naputol yung video natin guys, kasi tinanong ako ng waitress kung anong gusto ko i-order. So, hindi ko pa nakasanayan yung food nila dito guys, kasi second time, kumain kami dito ni Hubby nung nanood kami ng pumpkin pots sa Dixon na in-upload ko na. At saka nung kumain kami ng pumpkin, nagdiretso na kami dito. Pero hindi na ako nag-video dito guys. So, it's a Italian restaurant din naman. Marlinda din, no? Marlinda Pizzeria Italian restaurant. Yeah. So, si Hubby dito na guys, pabalik-balik. So, ako second time ko dito kumain. Kaya, hindi ko pa kabisado yung pagkain nila dito na menu. Pero masarap yung mga pagkain nila talaga. At saka, affordable. So, kayo, ang video muna ako sandali dito guys. Nag-antay pa kami sa order namin ni Hubby. Coffee. We are eating here. Still bother you? So, ito lang yung restaurant nila dito guys. Italian naman ito. Ibang Italian restaurant naman ito guys. Yung dati na videoan ko na in-upload. Pero dito is my second time na kumain kami ni Hubby. Pero si Hubby, kumakain na siya dito before pa. Kasi matagal na ito na business pala. Pero dinala ko ni Hubby dito para matikman ko daw yung pagkain nila dito na Italian. Ito yung restaurant nila dito guys, na iba naman to na kinainan namin ni Hubby. Marlinda Italian restaurant. Sarap yung pagkain nila, pero second time ko to na kumain dito guys. After yung first time ko nung kumain, nanood kami ni Hubby ng pumpkin pot sa Dixon. So yan ako nag-video that time. So second time ko kumain dito. Pero masarap yung pagkain nila dito, kaya dito ako din na ilan naman ni Hubby para maiba naman yun daw yung kinakainan ng restaurant. Ito yung loob niya guys, maganda siya. Dito sa Purple, what are daddy? Downtown, no? Yeah, Solano Down. Purple, Solano Downtown. Yan yung mga frame. Oh my God.
I thought the church was so I was done. Ang ganda ng ano nila guys, oh. Yung embroidery, ano ba yung parang embroidery. Na-admire ako sa ganyan. Kaso hindi ako marunong gumawa ng ganyan. Pero na-admire talaga ako ng mga paggawa ng ganyan. Yung parang mga cross stitch or embroidery. Maganda siya, very traditional. Kaso hindi ako marunong gumawa ng ganito. Ang ganda. Ako ng salad guys at saka chicken marsala. Inaantay pa namin yung dinner namin. Tapos, with include na kasi yan guys, either salad or soup. Salad with chona? Chona? Fresh chona? Yung order ni Abby guys. Wow, that's a lot. Neither I or Melissa will be right out from college. We don't have any of us. Oh, okay. We have thousands of cheese. So many things. Mini happy guys. Spaghetti, chicken, and mushroom. Chicken, what, Jim? Marsala? Chicken marsala. Masarap siya guys. Very sticky yung soup niya. Thank you. Lagyan natin ng black paper guys kasi mahilig ako sa black paper. Kain tayo guys habang mainit yung order natin sa hapunan. Spaghetti naman to siya guys. In order kami ulit ng 2 cup of hot coffee ni Abby.